Hi Bayan, magandang umaga po. Araw po ng Lunes, ika-apat po ng Disyembre 2017. Erwin Tulfo po here. Ito po yung mga pag-uusapan ho natin mamaya sa Erwin Tulfo Live sa 738 kHz Radyo Pilipinas. Mamaya po ang alauna ng hapon. Ito hong issue tungkol po dito sa dengue vaccine, yung injection po ba para sa dengue. Eh, ang purpose po ay para kontrahin yung dengue. Kung ikaw ay bata at hindi ka pa tinatamaan ng dengue, para hindi ka tamaan ng dengue, parang bang anti-flu shot. Yan po yung papel ng Dengvax. Yan po yung pangalan ng gamot na yon na nabili po natin sa Sanofi, isa pong French company. Alam niyo ho ba ang nangyari? Doon pa po sa hindi pa nakakaalam na nangyari. Ito palang lintik na dengue vaccine na ipinamahagi ng punyetang gobyerno ni Pinoy noon. May side effect ho pala. Ang mga putang ina, mga hindot na mga putang inang tiga DOH noon, nagbigay na po 700,000 na po ang naibigay na shots. Ang problema po nito, sinabi ng punyetang kumpanya na yun na Sanofi, may side effect. Ang side effect daw, pag yung bata hindi pa nagkaka-dengue at pag tinamaan ng dengue, kahit na, tinamaan ng dengue at nabigyan na ng injection na yon, mas malala pa ang epekto. Kita mo naman katarantaduhan yan. Anti-dengue shot, ika nga bayan. Anti-dengue injection. Ngayon, pag kinagat ka, meron kang shot na noon at kinagat ka ng dengue, mas terrible. Baka ikamamatay mo na. Kaya po, ipinatigil na po ng DOH ngayon, ni Secretary Duque, dahil nga po dyan at ang sabi, wala na tayong magagawa kundi bantayan na lang. Nag-umpisa itong punyetang dengue vaccine ito, panahon ni Pinoy, Jesus Mario Joseph. 3 billion ang halaga, bayan. Binayaran natin, binayaran mo, binayaran ko, binayaran nating lahat, kipera natin, bumili tayo ng shot na yan sa Sanofi, isang French company. 3 billion pesos plus ang halaga, biro mo. Ngayon, ang punyetang gamot na yan ay inutil at walang silbi at may side effect pa. Yun po ang nakakabwisit dito. Ang problema, ang pinagbibigyan ay mga bantang mga nasa school, mga anak na mga medyo mahirap, alright? Pinamimigay po yan sa mga eskwelahan, yan shot na yan. Pinamigay po yan sa mga barangay, ha? Kaya, teka muna, bago po ang lahat, kung kayo po yung inyong mga anak ay nabigyan po ng dengue vaccine ng DOH na walang katurya-turya, i-report niyo na ho kaagad siguro. Yan ang pinakamaganda dyan. I-report niyo sa pinakamalapit po ninyong barangay health center na nabigyan po anak ninyo o sa eskwelahan para marlista ho nila ano po. At ang sabi kasi, ibantayan na lamang daw po yung mga bata na nabigyan ho niyan. Pero ang punto de vista ko dito, tayo pa lamang sa Asia ang merong ganyan. Yung ibang bansa, Taiwan, Malaysia, Singapore, wala silang ganun. Tayo lang, okay? Ang may ganun, bumili tayo ng ganun. Ang problema, hindi man tinesting ng mga jablo, ng mga tauhan ni Pinoy, hindi nila tinesting, alright? And may effect pala, may side effect. Sana man lang kayo mga putang inan yung mga panahon ni Pinoy, kayo simula, sa'yo Pinoy at Guarin, sana sinaksak rin nyo sa ulo ninyo yung putang inang injection na yan para nalaman ninyo yung side effect. Hindi yung mga putang inang mga bata ang pinagtetestingan nyo ngayon. Ngayon, ginawa nyo yung guinea pig, ginawa nyo yung eksperimento. 70,000 ang nanganganib na madisgrasya dahil dyan sa katarantaduhan ninyong, kagaguhan ninyo, dahil sa kaswapangan ninyong putang inang yung kumita kayo. Huwag ninyo akong ululin dahil may nag-info sa akin, meron akong source kahapon na nagsabi, may kumita dyan sa 3 billion. May kumita na 20% dyan, hinati-hati. Alright. Ang 20% po bayan ng 3 billion ay pumapalo na bayan ng
halos 600 million. Ha? Diyan sa 3 billion na yan. Kasi ang 10% ng 3 billion is 300 million. So 20% 600 billion. Okay, 600 million. May kumita dyan. Pinagparti-partihan yan. Alright? Kaya minadali ng mga gago. Ha? Bago bumaba ang administrasyong Aquino, ah, gusto ng kumita, gusto ng kumita ng retirement ang mga putang ina mga hindot, ah, nung panahon ni Pinoy. Kaya ang nangyari, ang end result, yung mga kawawang bata, yung mga anak ng mga mahihirap, ang nakatikim ngayon. Ang problema, 700,000 na po ng mga kabataan natin ang nabigyan ng bakuna na yan. Doon sa 700,000, 70,000 ang hindi pa nagkakadengge. At yun ang mga nanganganib. Kapag hindi ka pa tinamaan ng dengue at nabigyan ka noon, pag tinamaan ka ng dengue, eh sinasabi lang nila, eh delikado. Pero ang tingin ng ilang eksperto, deadly. Baka ikamamatay nung bata. Kaya kayo mga demonyo, kayo nung panahon kayo ni Pinoy, mga hindot kayo, ha? Dapat sinaksak ninyo sa putang inang utak ninyo yung injection na yung hayop kayo, ha? Sandamukal kayo, mga kawatan kayo, mga buisit kayo. Tuwid na daan pa kayo mga demonyo, kayo mga magnanakaw rin pala kayo, mga hayop kayo. At the expense of these children, ha? Utang ina nyo. Sana sinaksak ninyo sa utak ninyo yung injection ninyo, ha? Para nalaman ninyo, o sinaksak ninyo sa ngalangalan ninyo bago ninyo ibinigay sa mga bata. Putragis. Eh ngayon, what's gonna happen? 70,000 ng mga batang Pilipino ang nalalagay sa alanganin ngayon dahil sinabi ng kumpanya, oh, we're sorry. Sabi ng Sanofi, ha? We're sorry. We did not do a lot of testing. Meron palang reaction ito. Meron palang negative reaction. Ha? Merong, Diyos ko po, ngayon pa sinabi at tayo yung biktima. Ay meron palang ikang hindi magandang effect, may side effect. Ano side effect? Eh kapag hindi ka pa tinamaan, mas lalong malala. Ha? Parang sinasabi nila, kapag hindi ka pa tinamaan at nakatikim ka rito, baka ikamamatay mo. Kita mo, anti-dengue ang tawag. Anti-dengue. Ang mga punyetang mga DOH official at ang Pinoy administration, hindi man lang ninyo tinesting. Sana tinesting ninyo sa mga ulo ninyo. Sinaksak nyo dito, oh, ha? Sa sintido ninyo. Sinaksak nyo yung mga injection na yan. Mga buisit kayo, mga hayop kayo. Wala na kayong ginawa. Tapos ngayon, ang gagaling ninyo magboka tokis. Banat kayo ng banat sa administrasyon na ito. Hanap kayo ng hanap ng butas sa gobyerno na ito. Ha? Puro kayo mga EJK, mga demonyo kayo. Pag-usapan ninyo at hanapan ninyo ng solusyon, yung putang ina ngayon, 70,000 na kabataan ang nalalagay sa alanganin na binigyan ninyo ng dengue shot na yan. Yan ang pag-aralan ninyo, mga demonyo kayo. Hindi yung kung ano-ano pinapakialaman nyo, mga EJK, mga demonyo kayo, mga supporter ninyo. Ha? Lahat kayo, ha? Dilawan kayo, mga punyeta kayo, alam naman namin, alam ng sambayanan, kayo ang nasa likod nito, ha? Mga destabilization ng gobyerno. Pag-aralan ninyo, paano ninyo, ha? Matulungan yung 70,000 na bata na nabigyan na ng dengue na nanganganib ngayon dahil palpak yung binigay na dengue injection. Ha? Mga buisit kayo. Kung ano-ano mga investigasyon na ginagawa ninyo sa administrasyon na investigarito, EJK, investigarion, leche kayo. Ha? Ang dami nyo mga iniwan na problema sa putang inang bayan na ito. Isa pang problema yung lintik yung sa MRT na lang. Ha? Yung MRT, bayan, kung hindi po ninyo alam, nung yung dating agency po, yung Sumitomo, ang may hawak niyan, wala pong problema. Ha, yung Japanese na company ang may hawak ng MRT maintenance, oo, malaki ang bayad, pero walang abirya. Pag upo ng mga demonyong Aquino administration, pinalitan ng mga gago, ha? Dahil gusto na naman kumita ng mga impacto. E kumita nga, dahil billion din po, 3 billion something, eh. Dito tayo sa buri, mas mura. Mura nga ang mga putang ina, mapapamura ka dahil laging sira ang punyetang MRT. O kita mo, walang kaproblema nung Sumitomo. Inalis, nilagay sa buri ang putang inang yan. O, para kumita. Ganun din, may commission din 20%. 20% po eh, bigayan ng panahon ni Aquino eh. 20% ang hinihingi.
O di po tanga na 600 million na naman. Ang mga punyeta. O ngayon, kayo nagkakaletse-letse. Ngayon, babalik tayo sa Sumitomo. O. Kung di ba naman kayo, kaya nga, sinasabi ko lamang, ha? Kayong mga dilawan, kayong mga nasa liberal think, lalo na kayong mga mambabatas. Ngayon, imbis sa mag-talkies kayo, mag-sat-sat kayo, ha? Magsalita kayo ng salita, Senator Trillanes, Senator Ontiveros, ha? Vice President Lenny, ma'am, ha? Why don't you, Edsel Lagman, yung mga magagaling na mga mambabatas dyan ng liberal, why don't you pull your heads together, ha? Yung mga utak ninyo, pag-usapan ninyo, paano ninyo matutulungan yung binigyan ng injection ng DOH noong panahon ni Pinoy na anti-dengue, ha? Na nalalagay ngayon sa alanganin dahil sa lecheng may kumita. O yun ang pag-isipan nyo. Paano ninyo matutulungan? Paano pag nakagat na ng dengue yung 70,000 na yun? Di 70,000 yung mamamatay. Mga putang inan yung mga hayop kayo. Para kumita lang kayo, mga gago kayo. Ha? Puro kayo kwarta at magpapakunwari kayo ng mga matuwid na daan, leche. Walang mahirap kung walang kurap. Tapos para kayo sikorek, mga demonyo kayo na puna kayo rito na puna-puna kayo na itong gobyernong ito, mamamatay tao, itong gobyerno na ito, bla bla bla, leche. Bakit hindi ninyo pag-aralan, ha? Ipagsama-sama nyo yung mga utak ninyo, mga punyeta, kasi laki ng mani, ha? Pagsama-sama ninyo, mag-isip kayo paano kayo makakatulong doon sa mga batang nabigyan na ng dengue shot na ito, ng dengue vaccine. Paano nyo maisasalba yung mga batang yan ngayon? Sige nga, o mga buisit kayo. Another problema na ibinigay nyo ngayon sa administrasyon ngayon. Problema na naman ito. Ano problema? Ginawa ninyong kagaguhan, yung nga lang sa MRT. Katarantaduhan ninyo nila Marrojas, nila Abaya. Problema ninyo, ginawa ninyong kagaguhan ngayon. Pinapasagot nyo ngayon dito kay Tugade. Pinapasagot nyo dito sa Duterte. At sasabihin nyo, tama na yung reklamo. Gumawa na kayo solusyon. Eh kung hindi ninyo inumpisa ng kagaguhan, kayo yung mga kumita, mga demonyo kayo, sana kayo nag-iisip ngayon ng paraan. Dito sa dengue vaccine ito, obvious naman eh. Maski hindi nyo sabihin, ha? Maski I'm sure itatanggi nyo, wala, walang kumita dyan. Ulol! Kumita kayo, mga demonyo kayo. Ha? Huwag nyo sabihin hindi kayo kumita dyan. No, minadali ninyo without experimenting, hindi mo, wala mo ng testing. Sana nag-testing muna kayo. Sana tinesting nyo sa ulo ni Pinoy. Ha? Saan tinesting nyo sa lahat ng miyembro ng gabinete, kanila Butch Abad? Sana sinaksak nyo yung sentido ninyo kung gagana? Mga demonyo kayo, ginawa nyo yung praktisan yung mga batang Pilipino na mga mahihirap. Buisit kayo ngayon, poproblemahin na naman ng gobyerno ni Duterte, poproblemahin ni Duque, poproblemahin ng Pangulo, na dami na nating problema sa komunista, problema sa mga terorista, poproblemahin natin yung putang ina mga dengue vaccine na yung mga buisit kayo. Putang ina nyo, na pera naman namin yan, ginasta, pera natin yan, ha? Pera ni Juan, pera ni Maria yan, pagkatapos palpak, dahil nagmadali kayo mga demonyo kayo para doon sa komisyon ninyo. Yun. Gusto ninyong kumita, mga jablo kayo. Tigilan nyo na kami, putang ina nyo, para kayo magaling ngayon. Ngayon, magsalita kayo. Sige. Imbis na magdaldal kayo, mag-isip kayo na paano i-destabilize ang gobyerno, paano ito matanggal ang gobyerno na ito, mag-isip kayo, ha, magsama-sama kayo mga buang kung paano niyo matulungan ngayon yung naging biktima nitong anti-dengue vaccine dahil deadly ang vaccine na ito. O, tragis kayo. Puro kayo, salita kayo ng salita para kayong sikorek, para kayong mga... Ang gagaling ninyo magpuna, puna rito, puna roon, ang gobyerno, itong anti-drug war, itong ganito, mahirap pa rin, leche. Lahat ng problema na ito, ha, ang imbudo, parang imbudo ang administrasyon ng Duterte, sumalo, sinalo ng Duterte government, mga gago. Sinalo eh. Binuhos, galing pa kay Cory, Ramos, lahat naman yan, Erap, Gloria, sinalo ngayon ng Duterte. Ha? Ngayon naglalabasan kasi noon tinatago yan. Tinatago lahat yung mga anumalya na yung mga pagnanakaw. Tinatago simula ng panahon ni Gloria. Naimbudo, ha?
pumasok na pumasok. Ngayon, Duterte ang nakaupo, sinalo lahat ni Duterte. Oh, yan kagaya ng putang inang traffic na yan. Kung sana panahon ni Cory, imbis nag-ngak-ngak yung babaeng yun, nagpagawa ng kalsada, at si Ramos, bago nagsalita-salita, Erap, Gloria, nagpatayo na ng maraming kalsada, naglagay na ng mga skyway sa EDSA, naglagay na ng mga tunnel sa ilalim ng EDSA, disinsanay, wala tayong problema. Problema yan mga nakarang administrasyon na hindi ginawa. O, yung MRT na lang sample. Ang ayos-ayos ang putang ina. Nung umalis si Gloria Sumitomo, umupo ang Pinoy, siguro sabi ng mga gago sa DOTC, putang ina, kumita yung nakarang administrasyon, paano ba tayo kikita rito? Siguro nag-usap yung dalawang sekretary, palitan natin itong maintenance dahil para kumita tayo. O, kinuha buri. Ang putang ina, mura nga. Dahil napunta yung karamihan, 600 million sa bulsa ng mga demonyo na kaupo. Oh. Yung mga problema ito nung nakaraang administration, these are the problems of the former, these are the problems that started from previous administration. Sinasalo ng gobyerno na ito. In fairness naman, sana naman, bago kayo mag-comment, kayo mga dilawan dyan, alam ko nanonood kayo, think. Sinasabi ko rito, totoo lang. Kumontra man kay Alat tayo magagawa. But that is the fact, Jack. Yung problema ng traffic, problema ng nakaraan, ginagawa na solusyon. Pero paano mo aayusin ang problema kung napakabigat na? Walang iniwan niya kung kunwari tumutulong tubo at tumutulong na gripo. Eh kung loose thread na, ano na gagawin? Papalitan mo na. Hindi na kayang repair-repair. Ganun yan eh. Balikan natin yung sa dengue. Ang punto de vista ko lamang dito, bayan, ha? Hindi lang dapat managot. Dapat i-firing squad na yung mga hindot na yan para matigil na yung putang ina mga pagnanakaw, yung komisyon-komisyon na yan, matigil na. Yan lang naman ho eh, komisyon eh. It is because of the fucking commission, itong mga kickback. Kickback ang iniisip ng mga demonyo na yan eh. Paano kumita? Paano magkaroon ng kickback? Bawat kilos kickback. Bawat galaw kickback. Bawat putang inang proyekto, komisyon ko. Paano si Eddie? Ay, sipain ko kayo mga putang ina nyo eh. Paano si Eddie? Ganun ng ganun. Ganun ng ganun ang nangyari ng mga nakaraang administrasyon. Paano si Eddie? Kickback. Ay, implement na natin ito. Wala, wala pa ho. Hindi, delika. Alam nyo, okay lang yung sa MRT siguro dahil hindi nakakatakot. Pero itong sa dengue, deadly. Buhay ang pinag-uusapan natin, mga ugok. Pinagkakitaan nyo ang putang inang mamayang Pilipino at the expense of these children. 70,000 na mga kabataan ang nalalagay ngayon sa alanganin. Punyeta kayo. Because of that fucking kickback. Dahil sa putang inang komisyon ninyong hayop kayo. Tang ina naman. Bagay, malaki ngayon. 600 million na 600 million mga demonyo kayo. Retirement benefit na yon. Ay naku bayan, wag ho tayong pamayag na makalusot ho ito. Panagutin ho ang mga dapat panagutin dito. Ha? Wala tayong pakialam kung sila ay kaalyado na ng gobyerno ngayon. They have to answer. That is our money. Mantakin mo bayan, pera natin. Kaya yung pera natin, yung pampapatay sa mga kapwa natin, sa mga batang mahihirap, it is our money. Binili natin yan, vaccine and anti-dengue, para doon sa mga mahihirap na mga kabataan, yung mga informal, lalo na mga informal settlers na laging tinatamaan ng dengue. Binili natin yan lahat sa mga buwis natin. Tapos yung pala, malaman natin, yung pampapatay sa kanila, how painful it is. Dahil sa putang ina may mga kawatan ng mga gobyerno na kumita dyan. 20% minadali. Dapat lahat yan panagutin eh. Putang ina simula sa presidente, panagutin. Panagutin ang Pinoy, panagutin putang ina pababa. Lahat. Kung kaalyado na sila ngayon, putang ina kasuhan. At pagkatapos, ilabas yung death penalty, ibitay, putang ina, lethal injection, electric chair.
Dapat, little injection, napakasarap nga, no? Papatulogin ka. That electric chair, yung halos, pag tinaas na yung kuryente, lalabas yung mga mata nila. Utang ina niyan. Pasensya na ho, I'm really angry over the weekend. Over the weekend po, pinipigil ko. Sabado, Linggo ho eh. Pero paano ho pipigilan ito? Paano ka naman hindi magagalit dito, bayan? Everybody's angry. Dapat talaga imbestigahan po ng Senado ito. The Senate should have an investigation. The fucking Ombudsman Morales, mag-imbestiga ka rin. Panahon ng dilaw ito, dito natin makikita kung ikaw ay fair o biased ka, leche ka, matanda ka. Mag-imbestiga ka. Alright? Imbestigahan mo. At dapat may managot dito. Hindi pwedeng walang mananagot dito, bayan, ha? Dapat may makasuhan dito, may maghimas ng bakal na rehas, may makulong. Utang ina niyan. This is unfair. Anyway, yan po ang pag-uusapan natin, bayan, mamaya po sa Erwin Tulfo Live. Ha? Pag-uusapan ho natin yan. Marami pong kababayan natin, mga Pilipino, ang lalagay sa balag ng alanganin, mga kabataan. About 70,000. 700,000 na po yung nabigyan. Ngayon, yung 70,000 ng mga bata na mga 9 years old, 10 years old, na walang kamuang-muang, yung mga hindi pa nabdengge, nagpa-dengue shot dahil libre, dahil anti-dengue raw. Pag nakagat ng dengue, eh deadly, baka mamatay pa. Yun ho yun. Ang inang yan, dahil lang sa lecheng commission na yan, buisit na yan. Eh, tama, talian ang leeg ang mga putang ina. Kulang pa yan, ha? Ginafe. Kulang yan. Ay nako, Diyos ko po. Pinatigil na po yung vaccine na yan. At pinatigil na ho ni Secretary Duque ng administrasyon na ito. Minadali ho kasi. 3 billion nga naman. 20% po is 600 million ang kumita dyan. Ewan ko kung sino mga demonyo, pero ayon sa aking informante, 20% ang binigay dyan ng Sanofi Komisyon. Kaya minadali. Dahil sa putang inang kickback. Punyeta kayong makarma sana kayo, mga leche, mga sana, mga kaanak ninyo madengge, mga buisit kayo, tang ina niyan. Anyway, yan po pag-uusapan ho natin, bayan, at marami pa pong issue, ha, mamaya-maya ho sa Erwin Tulfo Live. Well, anyway, I'll see you later. Magandang umaga po.